Baby Channel TV. Today's video, guys, ang ating pag-usapan, ang ating tatalakayin ay tungkol kay Pastor Apollo Quiboloy. Okay? So, before I start, guys, kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para updated kayo sa aking susunod na video. Okay? So, mag-start na tayo, guys. Okay? So, ang ating topic ngayon ay may pamagat ay totoo ba na si Pastor Apollo Quiboloy ay appointed Son of God? Totoo ba na siya ay appointed Son of God? So, ang sagot ko po ay hindi. Bakit? Kasi ang Son of God, guys, galing yan sa lahi ni Haring David at kay na galing sa lahi ni Haring David na galing din sa lahi ni Abraham. So, kung siguradong hindi yan si Pastor Apollo Quiboloy kasi hindi siya lahi galing sa lahi ni Haring David, di ba? Hindi rin siya galing sa lahi ni Abraham. So, paano siya maging Son of God? Hindi po yan ito, guys. Kapag may magsasabing tao na siya ay Son of God, siya ay appointed Son of God, hindi po yan totoo. Yan ay tinatawag na false Christ. So, bakit siya nag-claim na siya ay Son of God, appointed Son of God? Kasi nakasulat na yan sa Bible na maraming mga bulaang, mga propeta, mga bulaang, mga false Christ, mag-claim na sila ay si Kristo. At nandiyan ang unang yan. At kasama na siya yan. Hindi yan totoo. Pag may magtaong magsasabi na ako ay propeta na galing sa Diyos, kailangan obserbahan natin mabuti. Alam, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, guys, sa totoo lang, kung hindi mo alam talagang yung Bible, tapos mayroong magsasabi sa inyo, ako ay propeta galing sa Diyos, maaring maniniwala ka kasi yung sinasabi niya ay galing din sa Bible. Pero ang totoo niyan, hindi lahat na itinuturo ni Jesus ay tinuturo niya. Kasi ang false prophet, hindi yan itinuturo ang lahat. Kumbaga, binabawasan or dinagdagan. Kasi ang purpose ng talaga nila, guys, ay iligaw yung mga tao para maano sila, hindi nila malalaman kung ano ang katotohanan. Iligaw nila yung kaluluwa ng tao para mapunta sa impyerno. Yan ang purpose ng mga mini na propeta. Yan ang purpose ng mga false Christ o nagsasabi na sila ay Kristo pero hindi naman yan sila totoo. Ang purpose lang talaga nila ay iligaw ang mga tao mula sa katotohanan. So, kailangan basahin natin ang Bible para alam natin na ang isang taong nag-angaral sa salita ng Diyos ay tunay. Totoo ang kanyang sinasabi. Si Pastor Apollo Quiboloy nag-preach din siya na sa mga salita ng Diyos galing sa Bible. But hindi po ibig sabihin na ang nangaral sa salita ng Diyos hindi pwedeng i-claim niya ang sarili niya na siya ay appointed Son of God. Because only Jesus is the Son of God. Only Jesus Christ. Wala na iba. Okay? Bakit maraming mga taong naniniwala sa kanya? Kasi hindi nila binabasa ang Bible o maaaring binabasa nila ang Bible pero hindi nila inintindi ng mabuti. Kasi kahit ubusin pa natin, guys, ang pagbasa ng Bible, wala kang mababasa na pangalan na Pastor Apollo Quiboloy. Wala. Si Jesus lang ang anak ng Diyos. Ang bugtong anak ng Diyos. Wala ng iba. Kung may mag-claim na siya ay Son of God or appointed Son of God, yan ay false Christ. Mini. Okay? So, ang dapat lang natin gawin, guys,